Hello guys! Alam kong boryong-boryong na kayo sa bahay at nakikita yung aking aquarium dito sa likod. And ito na lang nagkapasaya sa akin ngayon kapag bored ako, tinitigaw ko na lang. Ayun, ang hirap ng sitwasyon natin. Hindi tayo makahanap ng masarap na pagkain. Hindi tayo makakain ng masarap katulad ng usual na ginagawa natin. Tulad na lang ng mga fast food and samgyupsal. Ayan, alam ko hindi lang ako yung nag-crave ng samgyupsal. It's been a few days already since nung nag-start yung home quarantine. Nag-crave na talaga ako sa samgyupsal, kaya naman syempre, gumawa ako ng paraan para makakain ng samgyupsal. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo yung sarili kong version na natutunan ko lang recently din. Before, kapag nag-crave ako, gusto ko kumain sa labas pero hindi ako nakakalabas ng bahay, ito yung ginagawa kong recipe ng samgyupsal. So gusto ko lang din i-share sa inyo para at least kung gustong-gusto nyo na kumain, pero syempre hindi tayo makakalabas at sarado yung mga kainan sa labas, pwede nyo gawin ko sa bahay nyo na sobrang dali lang. Let's go, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Syempre, unang-una kailangan natin ng samgyupsal. So ito yung binili ko, Beef Karubi ang pangalan niya. Meron din actually yung samgyupsal na nakapack din siya. So this is 188 pesos. Nabili ko to sa Alpha Mart. Actually, naganap ako nito before sa ibang mga convenience stores. Kaso, wala akong ibang nakita. Hindi ko sure kung sa SM meron sa mga groceries. Pero, kung meron malapit sa inyo na Alpha Mart, meron dito. So, ayan. Frozen siya actually. And, make sure lang na palambutin nyo muna bago nyo i-marinate. So, next naman natin gagawin is yung marinade ng samgyupsal. Kapag binili natin to, hindi pa siya naka-marinate. So, gagawa tayo ng sarili nating version or sarili nating style ng pang-marinate. So, yung mga ingredients na kailangan natin for marinade is toyo, banana ketchup, paminta. Para lang tayo nagawa ng marinade ng barbecue. Pwede kayong gumamit ng calamansi, pero in my case, gumamit ako ng lemon. Para hindi masyadong maging maalat yung beef natin kasi masyado siyang manipis, nagalagay ako ng konting water. Pwede natin i-mix yung toyo, ketchup, and then lalagay natin ng calamansi or lemon, and then lagay na natin yung paminta. By the way guys, sa pagluto nitong beef karubi, ang ginagamit ko is sesame oil instead of cooking oil na vegetable or palm oil. Parang mas nagiging authentic na Asian food or Korean food yung kakainin natin kapag yung gamit natin is sesame oil. So pagkatapos mo ilagay yung mga mixture is haluin mo na lang. And tapos, syempre, after nito, ilalagay na natin yung meat. Sinasama ko na rin yung sesame oil sa pang-marinade, although medyo malansa, pero gusto ko kasi kumapit yung lasa ng sesame oil dun sa samgyupsal na lulutuin natin. I recommend na i-marinate lang natin for 15 minutes. So, hindi nyo kailangan ibabad ng sobrang tagal kasi baka masyadong maging maalat yung inyong samgyupsal. Hindi siya magiging masarap. So, ang next naman natin gagawin is maggagayat ng bawang at sibuyas. Since wala tayong ibang mga side dishes dito, so ang gagamitin natin is bawang and sibuyas na lang para meron tayong side dish na pampalasa doon sa ating samgyupsal. It's up to you guys kung gusto nyo mag-ihaw, pero in my case kasi pinrito ko na lang siya para medyo less hassle din at para mas madaling matapos. So ang una kong ginawa is naglagay ako ng sesame oil sa pan. Konting-konti lang at siguro mga isang kutsara lang, ganyan. Huwag masyadong marami para lang maprito lang natin yung garlic and yung onion. Huwag masyadong marami kasi yung pork naman din or yung beef is maglalabas din naman siya ng oil dun sa kanya. Tsaka kanina naglagay na tayo ng sesame oil dun sa ating marinade. Kapag medyo golden brown na yung ating garlic and yung onion is medyo luto na, pwede na tayo maglagay ng ating beef. Make sure na mahina lang yung apoy nyo kasi madali siyang masunog kasi nga manipis lang yung beef. Alam niyo naman siguro yung itsura ng beef kapag luto na. So, pag lulutuin niyo yung beef, isama niyo yung garlic tsaka yung onion kasi yun yung magbibigay ng lasa. Well, at least for me, yun yung mas nagpapasarap. Depends sa inyo kung gusto niyo ng may bawang tsaka sibuyas. Habang niluluto natin yung samgyupsal, gagawa rin tayo ng ating sausawan na cheese. So, ayan, meron tayong cheese dip din dito. Ang ingredients dito sa ginawa kong cheese dip ay butter, flour or harina, fresh milk, and quick melt na cheese para madaling matunaw. And kung meron kayong cheddar cheese na mabili, so much better. It's optional naman kung ayaw nyo, okay lang din. Pero kung gusto nyo ng may cheese dip, ito yung aking ginawa. So, nasa inyo, you can be creative kung paano nyo gustong gawin. First step is to put butter. So, ang gagawin natin is tutunawin lang natin yung butter dun sa pan. And then, pagka natunaw na siya, maglalagay tayo ng konting flour. So, make sure na konti lang, huwag masyadong marami. Para hindi masyadong maging malapot yung ating dip. After that, pagkalagay nyo ng flour, pwede mo nang i-mix yung butter and flour. Tapos, kapag medyo naging makapal na siya, pwede na natin ilagay yung ating fresh milk. After nun, pwede na natin isama yung ating cheese. Kung gusto nyong dagdagan ng lettuce, okay lang din naman, pwede kayong bumili sa palengke. But, make sure to follow yung ating social distancing. Kasi it's very important na sundin natin yung mga simpleng panuntunan na binibigay sa atin para makaiwas tayo at ang ating pamilya sa coronavirus. So, ayun guys, huwag na natin patagalin. Tikman na natin ang ating homemade samgyupsal. So, ayun guys, kumain na tayo at
tikman na natin ang ating ginawa na homemade samgyupsal. Try nyo na rin guys kasi kahit paano, maiibsan ang craving nyo sa samgyupsal. And malay nyo, mas magustuhan nyo pa to kaysa dun sa mga favorite na samgyupsal nyo, diba? Pwede naman siya na walang dip kasi malasa naman yung pinang-marinade natin. And also, kung wala naman kayong lettuce din at wala rin kayong dip, pwede nyo rin itong iulam sa kanin. Masarap din siya. Let's try it. Alam nyo, I'm sure magugustuhan nyo rin to. Ulitin ko lang guys ha, yung price ng beef kalbi sa Alpha Mart is 188 pesos. I think this is good for 2 to 3 persons na. Masarap kasi kapag may garlic tsaka onion, pampalasa siya. Pasensya na kayo guys, kinamay ko na at nasa bahay lang naman ako. So yan. Don't worry guys, nagugas naman ako ng kamay bago ako kumain. Nagugas ako ng 30 seconds. Tapos, bumili lang ako ng Shin Ramyun. This is a perfect, ano, perfect match sa ating samgyupsal. Kain. Ayun guys, thank you so much for watching my video. Kung nag-crave din kayo sa samgyupsal katulad ko, you should try this out. Or kung meron din kayong ibang alam na mga ingredients or way na pagluluto ng homemade samgyupsal, please let me know sa comment section below para subukan ko rin yan next time. Thank you so much for watching again. This is John and see you next time.